talagang effective siya, nagka-count talaga yung watch hours na makukuha natin dito or watch minutes na makukuha natin dito. Mabilis talaga tataas yung watch hours natin kasi hindi siya nai-spam. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa'yo bilang isang YouTuber. Click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na to. For today's video, meron akong bagong tricks na ituturo sa inyo kung paano ba tataas ng mabilis yung watchers nyo para mabilis nyo ma-reach yung 4,000 public watcher na requirements sa monetization. Sinubukan ko ang tricks na to sa channel ko and ayun nga, nakita ko na talagang effective siya. Nagka-count talaga yung watchers na makukuha natin dito or watch minutes na makukuha natin dito. Mabilis talaga tataas yung watchers natin kasi hindi siya nai-spam, talagang legit talaga itong apps na to kasi gagamit tayo ng apps dito guys, pero hindi ito siya a-hack. So yung apps na yung gagamitin lang natin para makapag-view tayo ng mga video natin na kung saan mas mapabilis pa yung pag-gain natin ng 4,000 public watcher kasi alam naman natin guys na sobrang effective talaga yung self-watch kasi maraming na-monetize dyan kahit na yung channel na to dyan na rin na-monetize sa self-watch. Pero itong tricks na ituturo ko sa inyo guys is hindi lang siya basta self-watch kasi kapag ito yung ginawa mo, mas mabilis tataas yung watchers mo, doble yung bilis niya kaysa dun sa ordinary na self-watch sa ginagawa natin, di ba, yung paisa-isang video lang yung piniplay natin. So ito, makakapag-play tayo dito ng doble, ibig sabihin doble na rin yung watchers na makukuha natin. Without further ado, ituturo ko na sa inyo kung paano ba gawin itong tricks na to. First na gagawin natin, pupunta lang tayo sa Play Store kasi i-download natin itong apps na to. Open natin yung Play Store app natin and then search natin yung apps and ganito lang guys, multiple screen, ganyan yan, ganyan na siguro, lalabas na rin natin. Okay, so antayin lang natin guys. Okay, so ito yung itong pinakauna guys, ito yung apps na gagamitin natin sa tricks na to. Kailangan i-download mo itong apps na to. So na-download ko naman siya guys. Gagamit tayo ng multiple screen sa tricks na to guys para makapanood tayo ng mga video natin na kung saan pwedeng madoble yung video or pwede tayong manood ng video na sabay-sabay or dodoblehin natin yung video na papanoorin natin dito para doble na rin yung watch minutes na makukuha natin. Kung wala ka pang app sa ganyan, kailangan i-download mo na siya kasi napakagandang gamitin itong app sa to guys sa self-watch. At kapag gagawa ka ng self-watch guys, ganun pa rin as usual, kailangan ang gamitin mong channel is different IP address or hindi magkapareho ng IP address doon sa main channel mo. Ibig sabihin, kailangan kapag gagawa ka ng isang channel doon sa ibang device, huwag mong gamitin yung main channel mo para makasigurado ka talaga na mag-count yung watchers na nakuha mo. At heto pa, dapat naka-sign out na rin yung Gmail ng main channel mo sa may Google guys. Dapat i-sign out mo, mo siya sa Google and mag-sign out na ka na rin sa Chrome sa may youtube.com para hindi magamit yung main channel mo. So halimbawa, kapag nakapag-sign out ka na doon, i-login mo or i-sign in mo yung second channel or ibang channel na gagamitin mo para sa tricks na to or para sa self-watch na to. Para maka-sign out ka sa Google, kailangan pupunta ka lang sa my Chrome. Okay, so andito tayo sa Google and then click lang natin guys sa profile ng Gmail natin kung naka-sign in man yung Gmail ng main channel mo sa Google. And then ang gagawin natin guys, mag-sign out lang tayo. Click natin siya. Pag-click natin, automatic na na-sign out na siya. Then mag-sign out na rin tayo guys sa may youtube.com. Pupunta lang tayo doon. Okay, so ayan na siya. Click lang natin sa may profile ng channel natin. Ayan, naka-sign out na pala siya guys. Kasi kapag nag-sign out ka kasi sa may Google, masa-sign out na rin yung channel mo dito sa youtube.com. So ganun lang siya kadali guys. Kapag nagawa mo na yun guys, mag-start na tayo. Pwede mo nang gawin ang tricks na to. So open lang natin yung apps na dinownload natin kanina. Open natin guys yung multiple screen browser app natin. Ito yung maganda sa apps na to guys kasi pwede tayong gumamit ng dalawang browser. Pwede tayong manood ng video sa YouTube habang meron tayong ginagawa sa kabila. Halimbawa nagpa-Facebook tayo, or pwede tayong manood ng dalawang video dito na kung saan sabay-sabay.
Ganito siya gagamitin, guys. Gagawin lang natin, halimbawa dito sa kabila, mag-YouTube tayo. So, ayan, search lang natin yung YouTube. Open natin yung YouTube na yan. Pero medyo matagal to, guys. Matagal siya mag-loading kasi makita niyo naman, oh, sobrang hina talaga ng signal ko. So, halimbawa, play natin itong video na to. Play lang natin. So, habang nagpe-play, guys, or halimbawa, habang nag-cellphones tayo, gagawin natin mag-Facebook tayo, ganyan. Pwede ka na rin manood dito, guys, ng sabay-sabay. Nagpa-play talaga yan siya ng sabay-sabay. Hindi yan nag-i-stop. So, halimbawa, kung ang mangyari sa device mo is pag mag-play ka ng dalawang video na mag-i-stop yung isa, gawin mo lang off mo lang yung audio niya para magsabay-sabay siya. So, halimbawa, dito sa kabila, guys, mag-Facebook. Facebook app. So, pwedeng-pwede yan siya, guys. Ganun kaganda itong apps ito. Pwede kang gumamit ng dalawang tabs dito. At meron na rin akong tricks sa ituturo sa inyo na pinaka-effective na kung saan kapag ginawa niyo mas mabilis nyo or mas mabilis tataas yung watchers nyo. So, tingnan nyo lang mabuti yung screen record. Para mas mabilis tumaas yung watchers mo, guys, sa pamamagitan ng pag-self-watch is ganito lang yung gawin mo sa panonood. So, halimbawa, itong video na to, guys, is 11 minutes, diba? So, kapag papanoorin mo siya, syempre 11 minutes ka na rin mag-aantay. Pero ang gagawin natin, guys, dito is hindi mo kailangan mag-antay ng 11 minutes kasi mas pabibilisin pa natin yung speed ng video na to. Click mo lang sa may tatlong toldok na to. So, pag-click natin ito, makikita natin. Then, punta ka sa may playback settings. So, click mo dyan, guys. Pag-click mo, ito yung lalabas. So, iibahin natin yung quality at nung speed ng video na yun para mas mabilis natin siya mapapanood. At pero ganun pa rin naman yung watch minutes or watch hours na makukuha mo kasi na yung watch hours kasi, guys, is nakadepende naman din sa haba ng video na pinapanood natin or haba ng panonood natin doon sa video na yun. So, click natin sa may quality. So, dapat naka-set up to siya, guys, sa may 144. I-set up mo yan dyan. And then, sunod, guys, is yung speed ng video. So, ito na yung bilis ng video. So, iibahin na rin natin siya, guys. Click natin. Okay, so, i-set natin siya sa number 2 na yan. Pag na-set na natin siya, guys, ito na. Ito na yung kakalabasan. Play natin yung video na yan. Okay, so meron siyang audio yan, guys, pero hindi nyo na naririnig kasi naka-headset ako. So kung mapapansin nyo, sobrang bilis na ng video na yan kasi naka-set na siya sa number 2 speed. Masyadong mabilis. So ibig sabihin, kung ang haba ng video na yan is nasa 11.27 seconds, mahati yan siya. Kalahati lang yung oras na aantay natin. Mas mabilis matatapos yung video na yun. So, ganun lang yung gagawin nyo, guys, para mas mabilis yung pag-self-watch nyo at mas mabilis yung makuha yung 4,000 public watcher. Yun ang isa sa mga sekreto, guys, kung paano mo ba mas mabilis makuha yung 4,000 public watcher, yung paggamit ng speed. Kapag natapos na yung panonood mo sa mga video mo sa main channel mo, so kung gusto mong manood ulit, ang gagawin mo lang, guys, bago ka manood ulit, so since walang clear history or search history sa apps na to, so ang gagawin mo, pupunta ka na lang mismo sa apps na to. Ang gagawin mo is i-delete mo yung data na kung saan yun yung mga naging activity mo sa apps na to, kasi kapag dinelete mo yun, mawawala na yun siya, hindi na madidetect ni YouTube yung mga activity na ginawa mo sa apps na to. Pupunta ka lang sa may settings, so open natin yung settings ng cellphone natin, and then pupunta tayo sa may application. Okay, antay lang natin, guys. And then sa may application manager, click natin dyan. Tapos hahanapin natin yung apps na ginamit natin. Ayan na siya. Okay, so click natin sa may storage. And then clear natin yung data natin. Okay, pati itong sa baba, clear na rin natin. Pag na-clear na natin, guys, automatic na lahat ng mga naging activity natin sa apps na to is mawawala na siya. Yun lang, guys, hopefully makatulong sa inyo ang video na to at magamit nyo siya para mas mabilis yung makuha yung 4,000 public watcher na requirements for monetization. Kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber.